Hello, hello, hello! I hope na maganda ang inyong araw at ngayon ay panibagong topic tayo sa ating buhay caregiver dito sa Canada. Kaya kung hindi ka pa po part ng ating community slash family, be a part by clicking the subscribe button down below para sa mga ganap sa buhay caregiver dito sa Canada. Kung hindi niyo pa po napanood ang aking last video, ito po ay tungkol sa pagkakaroon ng additional or extra job ng isang caregiver dito sa Canada para magkaroon ng extra income. So, allowed bang mag-double jobs ang caregiver dito sa Canada? Kung hindi nyo pa po napanood ang video nyo, eto po yun. At kung gusto nyo naman po magkaroon ng idea kung magkano ba ang mangupahan dito sa Canada, eto naman po ang video yun. So, ang lahat po yan ay matatagpuan din sa description box. So, ang topic po natin today is paano ba ang pagsubmit ng inyong caregiver application? Ito ba ay gagawin online or by mail? So, by paper application. So, pag-usapan po muna natin bago kayo mag-submit ng application, tungkol muna dun sa mga isasubmit nyo na application kasi very important po yan na kumpleto po ang inyong application bago kayo mag-submit. Otherwise, ayaw naman natin mauwi yun sa delays, di ba? Or ibabalik sa inyo or i-reject yung application nyo kasi kulang-kulang. So, para po dyan, kailangan nyong mag-refer dito sa tinatawag na document checklist. So, itong document checklist, ito po yung complete na listahan nang dapat ninyong i-comply ng mga requirements. So, dito, meron po silang 21 requirements. So, kasama nyo rin pong isasubmit itong document checklist na ito dun sa inyong application. So, iti-tick mark nyo po yan kung nasubmit nyo lahat ng kailangan nila. So, para po makross-reference nila kung lahat ba is kumpleto. So, iti-tick mark nyo po yan and make sure na andun po lahat kung ano ang kung ano po yung nanditong kailangan nyo i-submit is dapat nasa application po ninyo. So, kailangan nyo i-double check. Ngayon, kasi usually ang pinakamatagal sa pagpa-process po, no, yung mga kailangan is, let's say for example, yung English test. Kung halimbawa po ay a-attend pa kayo ng mga review classes. Kasi minsan may mga review classes. Although additional cost po yun sa inyo. Pero dun sa iba baka gusto nilang umaday ng mga review classes para ma-refresh yung English ano nila, abilities. Ganyan, yung mga English skills nila baka. Or kailangan pa nilang ma-improve. So kailangan nilang umaday ng mga classes na ganyan. So it takes time kasi syempre a-attend pa kayo dyan. Magpapa-schedule pa kayo. So, 'di ba, meron pang additional time frame na kailangan mong i-allot bago ka mag-submit ang application. And then, kung hindi ka naman mag-a-attend ng review class, so still meron ka pa ring time frame na kailangang i-adjust kasi depende sa availability ng slot nung testing centers na pupuntahan mo. So, yun. So, pwede kang mag-exam either sa IELTS o sa CELPI. Parehas po meron yan sa Pinas. Ngayon, pagdating naman sa, I think, dun sa education, isa pang medyo matagal na iproseso yung sa education credential assessment. Kasi, babalik ka dun sa school eh. Babalik ka sa school, kukunin mo yung mga documents mo, di ba? Tapos yung institution din dito sa Canada na mag-a-assess ng ano mo, ng credentials mo. So kailangan mong mag-log in dun sa website ng institution na pinili mo. Tapos usually isa sa case ko yung WES, World Education Services. Yun ang pinili kong mag-assess ng aking requirements. So, yun, kailangan mo pang basahin kung paano yung procedure kasi depende naman dun sa institution eh. May certain, ano sila, guidelines kung paano ba gagawin yung, halimbawa, pagkuha ng documents dun sa school. So, kailangan yung basahin or mag-login kayo sa website nila para malaman nyo yung complete details kung paano yung procedure. So, it takes time din sa pag-a-apply ng mga ganun. Kasi
pupunta ka sa school, ayusin nila yun. Sometimes yung pag pull out ng records mo, it takes time, 'di ba? Tapos isasubmit mo pa dito sa Canada, 'di ba? Tapos ibabalik pa sa iyo yung result ng iyong application. So yung result ng assessment nila, yun naman po ang isasama ninyo din sa inyong application. So magkakaroon po kayo ng hard copies noon. So tapos ilalagay niyo rin siya sa inyong application. Ngayon, isa pang medyo sa case ko, natagalan din ako actually dahil iba pa yung rules nung time na sinubmit ko yun. Yung mga police certificates. So, kaya ako po sinasabi ito, at least may estimate nyo yung time frame na kailangan nyo. Kasi baka mamaya, kailangan na kayo ng employer nyo or ready na yung employer nyo para sa inyo, tapos nagkakaroon pa kayo ng problema sa pagpaprocess ng mga documents ninyo kasi it takes time. So, at least ma-estimate mo na baka mga 6 months before ma-kumpleto ko na to, at least ready na ako. So, meron kang window para hindi ka nararush yung mga dapat mong gawin at nako-comply mo ng maayos yung mga dapat mong asikasuhin. So, ang isa pang medyo natagalan ako is yung sa police certificate kasi kailangan kong kumuha sa Dubai and then also sa Pinas yung NBI. So, kailangan kong i-comply yun. So, ano pa ako ng representative ko para dun sa NBI. Tapos, gumawa ko ng mga letter, punta sa Manila, balik na naman dito. So, ayun, medyo matagal din yung proseso na yun, diba? Tapos, aside pa nun, lalo na dun sa Dubai. Nung time na yun, iba pa yung rules, medyo matagal pa talaga. Inabot ako ng mga, I think, 2 months na wala pa yung documents ko. Hindi ko alam kung... Mas bumalik din sa akin yung first na sinabit ko kasi 2 beses ako nag-submit dahil parang nawala yung isa, yung pala bumalik dito. Parang yung kulang ba sa address or bumalik sa akin. Tapos pinasend ko na naman. So yung mga ganong aberya, di ba? Kailangan din may window tayo doon kasi baka mamaya nag-expect tayo na babalik na sa akin to in 2 weeks ganyan. Tapos aabutin pala ng 2 months. So it's kind of frustrating kung ganun yung mangyayari. So make sure nyo lang na before you submit hindi lang yung talagang actual application kundi yung mga iba pang documents na kailangan i-submit, make sure na talagang complete yung detalye, ganyan. So, maayos para hindi na magpabalik-balik. Tsaka, alamin nyo yung tamang procedure, yung talagang up-to-date procedures para maiwasan yung mga aberya na hindi na pala yun yung existing na procedures na ina-apply, bago na pala. So, back to zero na naman kayo pagdating doon. So, it's good na kailangan yung mga binabasa yung detalye or yung mga sinusunod yung procedures is yun yung up-to-date na guidelines nila para maiwasan ang ating delay sa pagpaprocess ng ating mga document. So, yung isa pa po is yung medical certificate kasi magpapa-schedule din kayo, syempre, dun sa accredited na clinics or hospitals ng Government of Canada kung saan kayo, yun lang yung talagang authorized na magbibigay sa inyo ng medical certificate. So, hindi lang naman po kasi kayo as a principal, kundi pati yung mga members ng family nyo na i-accompany ninyo dito sa Canada. So, yun, medyo may time frame din kayo na kailangang i-alat doon. So, I think yun yung medyo matagal na proseso kasi aside dun sa syempre yung job offer, di ba, kailangan din natin kumuha, which is very challenging sa pagkuha. So, I think yung mga documents na yun, yung kailangan yung bigyan ng enough window or enough months or days para iproseso. So, once na na-complete nyo na po yun, everything is good to go, na check nyo na lahat ng kailangan sa document checklist na kailangan nyo i-provide at na-provide nyo siya ng according dun sa instruction guide kasi merong instruction guide din po. So, hindi ko na siya na-print kasi medyo makapal siya. Pero, pwede nyo po yung basahin kasi nakadetalyo lahat doon kung paano nyo po yung, let's say, yung mga specifications, ayan,
ng mga pictures, photographs, at nandun din po kung halimbawa sa mga fees, biometrics na kailangan nyong bayaran, naka-specify po lahat yan doon. So, kung nagtatanong naman po kayo kung paano ba ang pag-submit, kung online application ba siya or paper application, sa ngayon po, as of published date na ginagawa ko ang video na ito, ang submission po ay by mail. So, paper application po tayo. Hindi pa po sila nag-accept ng online application. So, kailangan lahat ng documents ay ipiprint ninyo. Yung mga sinagutan ninyo sa computer, ipiprint nyo po yung lahat. Tapos, yung mga lahat ng supporting documents, nakalagay din po doon sa envelope kung saan ninyo ilalagay ang inyong documents, kailangan intact yun. And then, ayun po, paper application po ang kanilang tinatanggap as of now. So, that's it for today's video. And I hope na nakatulong po ang video nito sa inyo. Kung nakatulong po ang video nito, please don't forget to like, share, and subscribe. Pwede nyo po siyang i-share sa inyong mga kamag-anak, kapatid, kakilala, kapitbahay na nagbabalak pong maging caregiver dito sa Canada. And we'll hope to see you again po sa ating mga next videos. Stay safe, stay happy, stay positive, and keep on praying. God bless you! Bye!